Hello, this is Lester from Yamaha Gravis Frigo Modified. Ito po tuturo sa inyo ngayon kung paano magbasa ng port duration ng cams. Ang cams po natin na gamit ko ngayon is ET cams, na special cams. Ang kailangan po natin gamit, ay degree wheel. Yung stand po nabili ko sa Lazada. Ay, sa AliExpress. Ito sa Lazada. Kailangan po yan. At ang pag-mount po sa kanya is ganito. Kailangan po sa spring. Yan. Kailangan sa spring. At ito po ang, ito naman ang procedure kung paano natin maisisiro at mahanap yung true top dead center po ng unit natin. Bale, ito po gagamitin ko sa kanya. Yung ginawa ko lang to, ito yung sisak ng Mio, yung tornilyo. Nilagyan kong butas, nilagyan kong thread. Yun. Bali kasi pag mag-TDC ka, tumutukod to kapag makapal to. Bali ang gagawin natin, ayan, sigayin niya na, zero siya. Kasi wala po sa zero yan. Mahirap po yung zero yan dahil mayroon po yung TDC na tinatawag, yung true top dead center. Papasok ko po ito. Ayan, tumukod na po. Ayan, basta tumukod po siya. Ayan, tumukod na. Bale, ang gagawin ko po dyan, ayan, tumukod po siya. Pag mapansin nyo po, ayan, 19. Pag binaligtad ko yung ikot, ay tumukod. Teka, tumukod din dun sa ano. Gaya po niyan. Yan, 5. 5 po sa kabilang ikot. Then, ibabalik po natin. Ayan, 5 po. 5. Ibabalik natin ng ikot. Yan, nasan siya? Nasa 30. Kung 5 po dito, tapos 30 yung kabila, bali yan po yung slack niya. Ang gagawin po natin, kung 5 o 30, bali 25 yung remaining. Kukunin po natin, ilalagay po natin siya sa minus 25 yung ano, bali, lagay po natin ng 12. Ayan. Buka natin. Yan po, nasa 12 na siya. Then, pag sa kabila, dapat same po yung lalabas. Oh, mali pa rin. Nasa 20 to. 12 on 20. Natin. 16. Oh, pumunta naman po ng 20 itong kabila. 22. Ngayon po natin tong 18. Basta may zero nyo po siya. Yun, nasa 20. 20 and 18, babawasan na lang po natin siya ng 1. 1. Bale, 19 po siya. 19. Ayan po. 19 din po itong kabila. Yan. Ibig sabihin po niya, kung parehas na po yung kabilaan side, mahanap ninyo po yung zero. Kasi hindi po lahat ng marker is pantay. Yung po kasi yung TDC ng mismong cams din, tsaka ano. Tanggal ko na po. Yan. Pag nakita nyo po itong zero niya,
Sipin nyo po yan, nakasiko siya dito. Pero dito sa marker, lagpas siya ng ilan? Dito. Nakalagpas po siya. Ayun yung marker. Baba mong konti. Dito, dito. Yung marker dyan. May marker dyan. Ito, ito, ito. Hawa ko mo dito. May marker dyan. Ito yung marker. Ayun yung marker to. Tapos, ito yung zero niya ito. Meron pong konting galaw dun sa zero. Ayan, zero. Ayan, zero. Ayan, tingnan nyo po. Meron siyang konting-konti kasi binunod na po yung gear nito eh. Ayan. Ito naman po tayo ngayon sa degree. Una po natin sukatin kung ilan po yung dip ng cams. Medyo hirap po ako i-zero to dahil ito hindi gumagalaw eh. Yun, gumalaw siya ngayon. Sino natin. Bale, ang ginawa ko po sa kanya, binaon ko siya hanggang 10mm. Yan. Sukatin po natin ngayon yung lip ng cam nitong. Yung lip ng cam nitong. Hindi, okay na yan. Yung lip ng cam nitong intake. Tapos isusulat po natin siya. Bale, yan. Ayan na po, pagalaw na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oops, 6, ayan po kasi nandyan, 6, 7, 8, 8.4, ayan po, ayan, kung titignan nyo po mabuti, nasa, siniro ko po yan eh, nakasiro po yung malit na yan, bali nasa 8.4, halos 8.4 po yung lip niya. 8.4. Susulat po natin niya, 8.4 intake. Yan. Naman po tayo sa exhaust. Sulat ko, 8.4. Bale ito, kung mapapansin nyo, naka-zero po ito. Sa ilalim yung small dial. At zero din yung isa. Bale, ang kinaganda, kung digital gauge gamit nyo, isang pindot lang, zero na. Ngayon pa rin po yung recommended ko. Kaso yan lang yung nabili ko eh. Okay, yan na po ha. Tignan nyo po ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.55 kasi pabalik na po siya kung papagmamasdan nyo 8.55 pabalik siya 8.55 po sulat po natin now yan po ayan, naka-ano po ako naka adjustable timing gear. Pasan ba siya ngayon? Ngayon, nakaka-advance ang konti. Pero i-adjust niyo po yung more advanced po, more power sa high RPM. Ang advanced po is pa ganito. Pa-advanced po, pababa. Pababa, ayan po yung advanced niya. Bali, tapos dito naman po sa sukatin na natin. Ang unang niyo po ililista kasi ang unang gagalaw dyan is yung exhaust. Talagay po natin dito. Exhaust open. Bale, ang general rule po ng mga nakikita ko sa motor sa BRT is 1mm bago magsukat. Bale, ganito po. 1mm. Galing po tayo ng TDC. Gagalaw po siya. Ang una pong gagalaw yung exhaust yung sa ilalim ng gauge. Ayan. Ayan po. Ah, ayan. Gumalaw. Pagdating po niya ng zero, titignan nyo po yung degree wheel ngayon. Bali, pag nakita nyo po BTC, ay BDC. BDC, 5, 10, 15, 25, 26, 27. Bali, ang isulat po natin, 27 before bottom dead center. 27 before bottom
dead center. Yan po yung open niya. Tapos, kaya na po. Nakaano na po yung mikot na. Tapos tingnan nyo po yun. Iniikot ko po uli siya counterclockwise. Bali, babalik po yan. Babalik na yung gauge. Once na bumalik din po siya ng zero, kaya bumalik na yun. Kaya bumalik na siya ng zero, ibabalik nyo po uli siya ng 1 mm. Yun daw po kasi yung ano. Pero kasi 1, ito po. Ayan, tingnan nyo po yung ano nyo ngayon. Bali, ang lumabas sa kanya, 19 mm, ay 19 degrees before top dead center. Ay, after top dead center. After po yan, after top dead center. 19 nga. Kasi yun, 0 dun. Tapos dito, ano din. Yan, 19 po yan. Sulat po natin dito ngayon. 19 A after top dead center. Ngayon, mamaya ipapakita ko din sa inyo kung paano ilagay siya sa software para makita nyo po yung chart nung ano nyo, nung cam chart ng cams nyo. Ngayon, dito naman po tayo sa intake. Dito sa kabila, sir. Yan. Papansin niyo wala sa zero. Abnormal tong gauge ko eh. Pero i-zero nyo na lang. Diyan na rin tayo magbabase ng pinaka-zero niya. Mumurus lang kasi yan eh. Tagpo 400 lang. Pag gumalaw na po, ng 1 mm yan. Pag-alaw na, yan. Papansin niyo po. Yan. Gagalaw siya. Papunta ng 1 mm. Yan, paggalaw po niya 1 mm, tingin po kayo sa bali ang open niya 5 ng after top dead center. After po yan kasi lumagpas na siya. After top dead center. ATDC. Ako ulit, ayan, 5. Sulat po natin ngayon is intake. Dito, sir. Intake open. Five. ATDC. Tapos, yung closing naman po. Ayan po, ayan, naka-zero. Zero. Then, babalik po natin sa one. Patras po ko ulit. Pabalik po natin dito. Ayan. Nakalagay po sa kanya. Ilan siya? Bale, 49. 80 DC. Ay, ABTC, after bottom dead center. Ayan po yung magiging i-insert natin mamaya sa calculator ng ano natin. Para makita nyo po yung chart, i-insert ko po mamaya yung video. Ito, andito po tayo. Ito po, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking page, Lester Brasal. Konti pa lang po yung ano ko, 380 subscriber. Sana po makapag-subscribe kayo. Bali, ganito po yung gagawin natin sa kanya. Ito po tayo ng Google. Tapos, i-ano nyo lang po, pinakamadali i-search is printable degree wheel. Makikita nyo po siya sa blacklayer.com degree wheel. I-print, i-click nyo po yan. Pag-click nyo, dito po, yung sinulat po natin kanina, pwede po natin i-input dito. Yan, kagaya po. Dito, makikita nyo, intake yung nauna. Exhaust yung inilagay natin kanina. Lalagay muna natin yung exhaust. Ay, intake. Dito, ilalagay natin yung 5 na sinukat natin kanina. 5.
Kasi yung ganito magiging itsura pala nun, sorry. Ganito magiging itsura niya. Ayan, CD size. Ayan. Ito yung stock. Yung stock na itong nasa page. Ngayon yung 5. ATD, CA, bottle center. Tapos itong closes. Mali yung nailista ko kanina ron. Ang nilista ko kasi is, before. Mali yung nalista ko. Pakicorrect na lang natin. Basta nag-close siya doon. Intake closes at 49. Tapos, exhaust open 27 degrees before bottom dead center. Tapos, dito naman po is 19 after top dead center. Pag nailagay nyo na po yung apat na yan, itong apat na to, pwede nyo na po siyang i-calculate. Ayan. Nakita nyo po gumalaw. Medyo naka-retired yung, ay medyo naka-advance yung yung cams ko nung sinukat ko siya. Ayan. Ayan po yung kinalabasan. Bali, ganun po yung itong page na to. Kita nyo rin po, ang intake duration ko is 234. Ang exhaust duration ko is 226. The more na mas mataas, the more na mas wild yung makina. Yun po yung kagaya ng mga ibang malulupit na cams. Tataas yung mga duration nila. Yun. Tapos, yun lang po. Kailangan nyo pumunta sa blacklayer.com para ma-iprint nyo po yung gusto nyong cam chart. Para makita nyo kung nasa gitna ba yun, nasa gilid yung ano. Yun lang po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe lang ha. Lockdown pa din. Extended pa rin yung lockdown dito sa Pilipinas. Bale, hanggang dun lang. Susunod ko po ituturo yung compression ratio kung paano basahin. By the way, this is Lester again. Bye-bye.